Hi guys, nandito ako ngayon para mag-change oil ng NMAX natin. So, ano ba mga kailangan natin sa NMAX? Tara. Yan. Kailangan natin ng gear oil tsaka ng engine oil. Tapos funnel, measuring cup at pangsalo ng excess. At saka ito, yung tools na 12mm. Engine oil pala na kailangan sa NMAX ay 900ml lang. Ang nabili nating oil, 1 liter. So, mababawas tayo ng 100ml. Kaya ako may measuring cup. Tapos, sa gear oil, 150 lang ang kailangan ng NMAX natin. Eh, ang gear oil natin is 100ml. So, bumili ang dalawa, minus 50ml para maging 150. Sa oil nga pala, no, any brand naman, depende sa inyo. Personal preference ko yung ano kasi yung pinakita ko sa inyo kanina, pero hindi ko ina-endorse. Una sa lahat, ilalagay mo muna to sa ilalim para hindi tumapon sa sahig yung oil. So dito, tapos, babaan, upo ka. Ito, makikita nyo, dito, yan ang iikot mo. Gagamitan mo ng 12mm wrench. Socket wrench. Yan. Ikot mo lang counterclockwise. Ito lang. Tigas. Yan. Ah, ito. Makita nyo. Ikot nyo lang siya. Then, pag natanggal kasi yung nut, ano na yan. I-open nyo to. Yan. Ginagamitan ko nito kasi medyo mahigpit. Kahit konting ihit lang. Yan. Tapos kamayin nyo na. Buksan nyo lang siyang ganyan. Yan. Tapos balik tayo dito. Tanggalin na natin yung nut niya. Tignan nyo. Bigla siyang mahuhulog. Sana masalo. Ngayon na. So, mas magandang mag-change oil sa bahay kaysa sa labas kasi hindi ka papayagan. Tama. Yan guys, hintayin nyo lang to. Maubos. Siguro sa akin mga isang oras. Patutuloyin ko lang siya ng isang oras. Bale, nakadalawa yung pansala ko para sa gear oil para tuloy-tuloy yung vlog natin. So, dito naman yung gear oil. Yan. Ang gear oil, ginagamitan din ng 12mm din. Dito siya. Kita mo? Kita nyo guys. Ito. So, iikot mo lang ulit siya. Ng counterclockwise. Yan. Ganun din siya guys. Pag nahulog na yung tornilyo, bubuhos na siya. Open mo lang din to. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, open nyo lang din siya. Yan. Okay. Huwag nyo iwawala itong goma na to dahil maglilik yan. Dito tayo. Tutuloy ko na yung pagtanggal ng nut para bumuhos na siya. Yan, mag-change oil lang kayo sa bahay, wag na sa mga shop. Dahil may issue ngayon, yan, bumusa siya. So, sa akin, tayin lang natin siya mag-drain. Ang oras, ako isang oras ako mag-drain para wala talaga. So, sa tingin ko, no, na-drain na siya. Nakaisang oras na ako mag-drain eh. Pakita ko sa inyo ha, kung ano nang next step. So, ang next step, babawasan na natin yung engine oil. Since, ano siya, 1 liter yung engine oil ko, ang kailangan lang ng NMAX is 900ml, so babawasan ko siya kaya gagamit ako siya nito.
bawas na siya. Isasara ko na siya para masalin ko na itong engine oil. Punasan muna natin para malinis. Huwag masyadong mahigpit dahil baka mabali yung bolt niya. Yun, sisalin ko na siya. Bali yung funnel ko kasi maliit yung suporta ko dito sa ilalim. 900 ml, tandaan na 900 ml. Make sure nakasarado na yung kaninang pinakita ko sa inyo. Dahan-dahan para hindi tumapon. Alright. Sa gear oil naman, 150 kailangan natin. 100 ml each. So, babawasan ko ng 50 yung isang bottle. Measuring cup. Ito, punasan lang natin. Make sure nakasara to. Diba? Again guys, huwag masyadong mahigpit dahil mababalik. Sakto lang. Okay. Gusto ko na ito para tuloy-tuloy. Milliliter tsaka cubic centimeter, parehas lang siya. Kaibang unit pero parehas lang yung quantity. Right. Linisin. Tara. Gamitan nyo rin ng plies kahit konting higpit lang. Ayan, kabila rin. Tapos na tayo mag-change oil guys. So to summarize it all, ang mga kailangan mong mga gamit ay engine oil, gear oil, basahan, tool, yung socket wrench na 12 mm, at measuring cup. Optional naman yun. Pero maganda mo yung measuring cup. Na-start ko na guys yung motor. So, i-reset natin tong indicator na kailangan mo na mag-change ng oil. So, paano? Pull mo lang yung reset. Yan. Zero na. Sana may natutunan kayo kung paano mag-change oil. Mas maganda siguro kung sa bahay ka na mag-change oil para safe sa asawa. Yun, so guys, salamat sa susunod ulit. Abu!